made in Philippines. Yun ang maganda rito. Gawang Pinoy itong product na to. Kaya suportahan natin. Hi guys! Welcome back again to my channel. So in today's video, I will be doing a review ng product na to. So this product is Lily's Touch Miracle Cream with Sunscreen. So marami na nito. Kung makikita nyo, dumaan na siguro to sa newsfeed ng Facebook nyo. Nakita nyo na to sa IG o sa iba pang mga social media site. Nakita nyo na siguro itong takita nyo na siguro itong product na to. Nabubulol ako. So, mabilis ang review lang po ng product na to. So, itong product na to, nabili ko siya sa Shopee sa halagang 245 pesos only. So, only para sa akin, pero sabi nila medyo pricey sa cream na to kasi ang laman lang ng cream na to is 50 ml. So, 50 ml siya pero madami na siya guys. Para sa akin madami na siya sa 245 pesos. Madami na siya. So, basahin ko sa inyo. So, yun lang ang sabi ng sa harapan. Yung pangalan lang, Lily's Touch Miracle Cream with Sunscreen and then Made in Philippines. Yun ang maganda rito. Kailangan suportahan natin yung mga produkto natin para may pakita natin na maganda ang mga produkto ng galing o gawa. Gawang Pilipinas, gawang Pilipino. So, kailangan suportahan natin yan. So, ito yung nagustuhan ko kasi gawa nga to sa bansa natin, gawa ng kapwa natin Pinay o Pinoy. So, kaya isa rin yung sa reason kung bakit ko nireview itong product na to. So, yun nga, naglalaman to ng 50 ml. So, dito sa ano niya, hindi ko nababasahin yung ingredients. So, sobrang dami niyang ingredients. So, sabi lang dito, gamitin nyo lang siya. Siyempre, malinis dapat ng kamay natin. So, morning and then bedtime. Ang maganda nito, pag ginamit nyo siya sa morning, dapat 2 to 3 hours bago kayo lumabas, ipahid nyo na siya kasi nga meron siyang sunscreen protection. Para kahit paano, may protection yung mukha natin. So, guys, pag lalabas kayo ng bahay, kailangan lagi tayo merong sunscreen protection. So, yun lang. And then, kailangan mahalaga. Mahalaga rin. Lagi natin titingnan yung expiration date. Ako, yan. Talaga. Lagi kong tinitingnan yung expiration date. Nang nakalagay na expiration date dito is July 2019. So, today is October 18, 2017 pa lang. So, may 2 years pa siya. So, pwede pa siya. Pwede pa talaga kasi 2019. So, nakita ko sa inyo yung laman. Siya kayong consistency na product na to. Ang hirap buksan. So, eto yung laman. Churan, kung makikita nyo, konting-konti na lang siya. Sorry guys, konti na lang siya. Kasi nga, nireview ko siyang maigi. Ginamit ko siyang maigi para masabi ko sa inyo kung ano ba ang naging resulta sa akin ng product na to. So, una, yung amoy muna. Yung amoy, pag binuksan nyo. Grabe guys, sabi ko sa inyo, amoy melon. Yes, kung melon amoy, eto amoy melon. Ang bango niya, pag inamoy nyo, talagang yung melon na prutas, yun, amoy ganon. Ang bango-bango niya talaga. Tapos, yung consistency niya, pakita ko sa inyo, dito na lang kukuha sa, ano, sa takip, kasi pagkalagay ko sa drawer ko, pabaliktad siguro, kaya nalagyan yung takip. So, pakita ko sa inyo, konti lang, ayan, ganyan siya, yan. So, pahid ko siya sa kamay ko para makita nyo. Pag nilagay nyo siya sa balat nyo, yan, ganyan siya. Hindi ko may lagay sa mukha ako kasi naglagay na ako kanina. Ganyan siya. Pag nilagay nyo, instant whitens siya. Yan. So, pag ginamit nyo to, para ka lang nagpolvo kasi nga ano siya, powder finish siya. Parang finish. Oo, tama. Parang ganon. Tapos, bango talaga. Pag nilagay nyo sa mukha nyo, kasi nga malapit yung ilong natin, sa mukha natin, maamoy nyo guys. Bango ng product na to. Pak na pak ang amoy ng product na to. Sobrang bango. Tapos, guys, pag ginamit nyo siya, kasi eto na siguro yung isa sa mga product na sinasabi nilang a little goes a long way. So, ibig sabihin, kahit konti lang ilagay nyo, spread nyo lang all over your face, and then don't forget your neck, lagyan nyo rin yung neck nyo, sabi ko sa inyo, pak na pak, panalo. Talagang konti lang magagamit nyo,
I told you guys na makakover niya na yung buong face niyo. Kasi ginagamit ko to under makeup. Para siyang pants. Kasi ako gumagamit din ako ng pants eh. Under makeup ko siya ginagamit. Moisturizer muna. And then, eto, nilalagay ko siya. Konti nga lang gagamitin nyo. Tapos, ilalagay nyo siya sa mukha nyo. And then, powder. Okay na. O, minsan nga, kahit di ka na mag-powder eh. Kung okay lang sa inyo na medyo glowy-glowy mukha nyo. Yung parang Korean look, ganun. Pero, kasi ako gusto ko medyo matte yung face ko. Alam nyo ba, sa 245 pesos, 3 months nyo nang magagamit tong product na to. Imagine, yun nga yung sinasabi ko sa inyo na hindi siya pricey. Imagine 3 months. 3 months is good na good sa 245 pesos. Imagine ito, bakit ako ulit sa inyo yung laman. Nagamit ko na siya ng 3 months, ang dami niya pang laman. So, baka magamit ko pa to ng another 1 month. So, ibig sabihin, magagamit ko pa siya ng parang nagamit ko siya ng 4 months. Parang gano'n. Sa 245, 4 months. So, sa bad side na nakita ko dito, isa lang. Ang bad side na nakita ko dito, medyo madali siyang matuyo. Pag nilagay nyo sa mukha nyo, bilisan nyo. Kasi, wag na kayong magpatumpik-tumpik pa na gumamit ng sponge. Kasi, pag gumamit kayo ng sponge, hindi nyo alam tuyo na doon sa may kabilang side. So, ako ang ginagawa ko, guys, naglalagay ako dito, kukuha ko. And then, igeganyan ko lang siya. Para lang ako naghihilamos para mapantay siya. Ganun man, normally, yung iba ginagawa, ganun yung ginagawa sa cream eh. Ay, ewan ko yung iba pala. I don't know, it's normal. Pero, ako kasi, minsan, ganun yung ginagawa ko sa cream. Lalagay ko siya sa kamay, spread ko siya para equal yung product na nasa kamay ko. And then, ilalagay ko lang siya sa mukha ko, yung matitira sa kamay ko, sa neck. Yan. Para mabilis yung pag-apply nyo. Kasi pagka dinahandahan nyo yung pag-apply nyo, te, kamusta? Baka tuyo na yung sa kabila, hindi nyo pa na-blend ng maayos yung product na to. Kaya kailangan bilisan nyo lang ang pag-apply ng product na to. Product na to, this is not pricey para sa akin kasi nga magagamit mo siya sa loob ng 3 months. Kung medyo patipid-tipid ka pa, aabot pa siya ng 4 months. Imagine 245 pesos. Hindi po siya pricey sa loob ng 4 na buwan. Kahit 3 months na lang, hindi siya pricey para sa akin. And then sa amoy. Sa amoy, check. Thumbs up yung amoy niya. Ang bango ng amoy niya. Yung consistency niya, check. Very good. And then yung paglagay natin sa mukha natin, siguro hindi siya very good. Good lang kasi nga, mabilis siyang matuyo sa mukha natin. So, yung lagayan, okay na rin yung lagayan niya. Nakatab siya, okay din siya. Hindi rin siya masyadong tight nyo lang, close tight para hindi siya matapon-tapon. And then, palagi nyo lang siya ilagay na ganyan sa drawer nyo. Kasi ako minsan, pag nagmamadali, minsan nakaganoon na pala siya. Alam nyo, pagka medyo late na ako, nilalagay ko, tinatap ko, nalagay niya sa drawer pagkagamit ko. Bilibilisan ko, then lagay sa drawer. Hindi ko namamalayan, nakaganyan na, minsan nakaganoon. So, dapat nakaganyan para yung product sa loob, maganda yung pagkakalagay rin yan sa product sa loob. So guys, yan lang. Supportahan natin yung product natin. Mga Pinoy, this is made in Philippines. Maganda siya. I-try nyo rin. I-try nyo gamitin. Baka sakali, mahiyang din sa inyo. So, kung hindi mahiyang sa inyo, syempre, itigil nyo na. Kung hindi mayang sa inyo, pwede nyo naman gawin tong lotion kasi pwede rin naman to sa katawan. So, ganun ang gawin nyo na lang. Kung natatakot kayo mag-try ng product, itry nyo gamitin muna sa braso nyo para makita nyo kung ano magiging epekto sa inyo. So, kung nangati yung braso nyo, nagkaroon ng rashes at kung ano mamang mga nagkaroon-karoon dyan sa braso nyo. And then, do not, no, nang i-apply sa mukha nyo kasi mas manitis po ang balat ng mukha natin. So, nakalimutan ko mag-disclaimer. Disclaimer pala guys, hindi po ako binayaran ni Lily's Touch para i-review tong product na to. Binili ko to ng sarili kong pera. Kaya kung ano man ang masasabi ko sa product na to, ito po ay honest review at galing po sa akin at naging maganda kung naging magandang resulta sa akin. Yun lang po yung sasabihin ko sa inyo. Kung pangit din, syempre sabihin ko sa inyo, nagkataon lang talaga na nagustuhan ko siya at naging maganda yung naging resulta sa akin ng product na to. So, yan na muna sa guys. Yan na muna sa guys. Ang
gulo, ang gulo mo Daisy, 'di ba? So yan. So yan na guys, yung review ko dito sa Lily's Touch Miracle Cream. So sana nagustuhan nyo. Don't forget to subscribe my channel. Click nyo lang yung subscribe button sa baba ng video na to. And also, don't forget to click the bell button para every time na mag-upload ako ng video sa channel ko, may notification na darating sa inyo. Kasi yan na muna sa ngayon.